Pero ito, Direk, proud ka na sa industriyang to, isa kang nanay-nanayan ni Kath. Sa paanong paraan ka niya naging nanay-nanayan? She knows that I am after her welfare. Kay personal kay hindi. Pag may problema rin sila ni DJ, nakakarating din sa akin. Pag sa trabaho, nagtatanong siya sa akin kung tama ba to. In fact, bago niya tinanggap ang project na to, she consulted me. Ito naman batang to kasi bago tumalon, alam niya muna kung pros and cons, ginagano niya. Pero ang totoo, nasaktan ako sa pelikulan to kay Catherine. Because before the movie started, I talked to her. Di ba sabi ko sa'yo, anak, magagalit ka sa akin, magtatampo ka sa gagawin ko sa'yo. Pero alam mo, nagagawin ko to para sa'yo. So after niyang lahat ng pahirapan, yung talagang gusto niya nang umuwi, pabalik ng Maynila, dumating si DJ, alam ko nagsusumbong siya araw-araw, pero tinitiis ko yon, like a mother, no? It's called tough love. Alam natin tong mga ina, na mga minsan, kahit alam mong nahihirapan anak mo, para sa kanya, gagawin mo, di ba? So bago matapos ang pelikula, tinanong ko siya, sabi ko, anak, nagalit ka ba sa akin? Tapos sabi niya, opo, nasaktan ako. Because I thought she understood na ginawa ko yun for her. Kaya sabi ko sa kanya sa press con, di ba? Watch the film. And after watching, tell me kung galit ka pa rin sa akin. Kasi I have done everything for you. Ba't ka umiyak? Hindi ka naman si Catherine. Nakisali ka ba? Ewan ko ba? Uy, pero nakaka-surprise yun ha, na-amin yun ni Direk. Direk. Salamat, Direk. Bakit? Alam niyo, parang ramdam natin na yung turingan talaga nila ay totoo. Totoo yun kasi whenever I have a relationship with my actors, it was never ako nag-treat ng artista bilang artista lang. They always become my friends. On and off cam. Alam mo yan, Jolens. So si Catherine, yes, artista ko siya pag nasa set, pero anak-anakan ko yan. And all I asked from her was to trust me. Muntik na siyang bumigay. But she trusted me. And kayo na po ang humusga kung naging worth it yung pag-trust ni Catherine sa akin. But I'm glad that you did. It's all for you. Saka last na natin to eh. Direk, kaya din kami excited na manood, Direk, dahil doon sa sinabi mo din na mahirap sa'yo, nasaktan talaga si Catherine, pero ito, panoorin mo na lang. Ano ang nararamdaman mo, Kat? Ano, kasi sobrang ang sensitive ko kasi na tao. So, hindi ko maiwasan na naging personal siya kasi kilala ko siya as Direk Cathy na ano eh, na parang mentor ko, alam mo yun, yung nanay ko na parati kong tatakbuhan siya, yung mag-comfort sa akin, ganyan. Pero ngayon iba, so ang hirap mag-adjust sa ganong treatment na may mga days, kunwari puyat ka, pagod ka, hindi mo maiintindihan bakit kailangan ganyan, di ba niya nafe-feel na napagod din ako na ganyan. So, medyo may mga ganong araw naman talaga. Pero sabi nga ni Direk, binigay ko yung tiwala ko kay Direk. Una, tinanggap ko yung project na to because of Inang and Direk Cathy. Kung hindi si Direk to, and hindi si Ate Gorms, hindi ko alam kung ganito yung mabibigay ko. Alam ko na sila yung nandyan para i-make sure na gagawin ko to na 100%. And then, because it's Direk Cathy, sabihin ko, yes. Kasi, alam ko na mahal niya ako. And, iba yung tiwala ko kay Direk Cathy. Aww. Grabe. Along the way talagang may ganyan. Kasi hindi naman talaga napaperfect, diba? Oo. Correct. Pero kay Alden, at syempre kay Kat, ano yung mga bagay, or isang bagay na mapagpapasalamat nyo na nakatrabaho nyo si Direk Cathy? Ako po, parang marami na po akong nagawang project, marami na po akong nakilala at na katrabahong mga director. Pero Direk Cathy will be isa sa mga pinaka-special sa akin. Kasi siya yung naniwala sa akin na pwede pa akong magbigay ng higit pa sa alam ko. And parang nung nakikita ko po yung sarili ko when I was dubbing the film, tapos yung trailer, binago ako ni Direk Cathy dito. Binago po niya ako bilang tao, binago po niya ako bilang aktor na naniniwala na meron pa akong mas maibibigay, that I can be more. Oo, kasi
visually, parang nakita naman natin yun, di ba, sa pictorial, parang si Alden ba yun? Nakita talaga namin na yung bagong Alden. Yes. Oo. Yes, Kat. I'm gonna cry again. Never, naniwala siya sa akin. Never siyang nag-doubt sa akin. Siya yung nakikipaglaban para sa amin ni DJ, nagpo-protect sa amin. At saka, gumawa po kami ng House of Us noon. Parang bumalik yung pagmamahal ko sa trabaho. Kasi, iba kasi pag si Direk Cathy, yung pagpapahalaga niya sa trabaho, yung pagtitiwala niya sa'yo bilang artista, malaking bagay po yun. So, yan, yung pinagpapasalamat ko kasi siya yung nag-alis sa comfort zone ko. Siya yung never akong iniwan. At saka yung alam kong kahit wala siya dyan, nakabante lang si Direk na hindi ka masyado magaling dun sa ano, ha? Bakit ganun? So, alam mo yun, yung nanay mo sa industriya na magsasabi sa'yo ng totoo. And lahat tayo kailangan nun. Love it. Direk, sa narinig mo yun, anong masasabi mo? Yun na nga, si Catherine kasi, dumating siya sa puntong parang ayaw na niya, na hindi na siya naniniwala sa sarili niya, and I hated all the people who said she cannot make it and she's not good. Pero sabi ko, anak, laban natin to. We will show everyone that you are a good actress, that you are worthy of who you are now and what you will become. And nalulungkot ako that it's like my last film with Catherine bago ako magpahinga. Not for good, but for, I don't know, no? And I hope that whoever, parang iniready ko lang siya so that whoever she will work with, maibaon niya lahat na naituro ko sa kanya, sa kanila ni DJ, and also to Alden, that at least nakatrabaho kita. I have experienced working with someone from another network na hindi ko pagsisisihan because it has been a good experience, and natuwa ako that he's a very good man. Catherine will always be my anak-anak. Natanong anak-anak ko, anak, why do you call them anak? Because they are. My directing history would not have been complete and beautiful without the movies done with Catherine and Danielle and now with Arjun. Thank you very much.